na naputulan siya ng pilikmata dahil lalabasan ko siya ng itak, charok. At saka ang dami pang basura kasi dito, oh. Dito yung Hello guys! Welcome back again to my channel. And if you are new here, I'm Michelle. And kung matagal ka naman na sa aking channel, is thank you sa iyong pagbabalik and sa pagdalaw ulit sa panonood. And welcome back. Mag-ayos lang tayo, konting ayos lang. Dahil today is, a-attend kami ng libing. Ililibing na kasi yung lola ni Matias. And pamilya ni Matias yung makakanan doon. Hindi ko din alam kung makakapag-vlog-vlog kasi alam nyo naman, hindi naman siya bonggang-bonggang ayos. Tamang simple lang, hindi yung bongga. Naglagay na ako ng moisturizer, gamit ko yung Nivea, tapos maglalagay lang tayo ng konting blush on and mascara. Ang gagamitin ko na blush is itong The Balm na Stayniac. Maglalagay lang tayo ng konti para may kulay yung aking pisngi. Hindi, napaka-private kasi nila. So, hindi ko alam kung makakapag-video-video tayo doon. Naalala ko yung naalala ko yung kwento ni Ate Johnny na naputulan siya ng pilikmata dahil dito sa curling lashes, curl lash. Nangyari rin kasi sa akin yun, kaya natawa ako. Kasi, ano nga, yung bakal sa bakal na ang tawag niya, yung yung pad dito is sira na siya. Nangyari rin kasi sa akin yun, kaya natawa na lang ako bigla. And then, gagamit tayo ng itong MAC Factor na mascara. Maganda siya i-apply sa pilikmata. So, yan. Ganyan ang itsura natin today. Medyo mainit na gamit. So, ang gagamitin ko naman ngayon na is pang nakilay is ito. Actually, hindi ko gagamitin yung isa. Tamang din niya lang today. Parang kukulayan ko lang ng konti para maging dark yung kilay ko. Hindi tayo magbubonggang-bonggang kilay today. Kilay ng medyo maganda. Yep. Tapos i-curl ko ulit yung pilikmata ko. Para tikwas na tikwas siya. Is maglalagay tayo ng lipstick. 47 yung number niya. Actually shine lang to, para siyang gloss pero may kulay siya na parang pink. Hindi ko alam kung pink ba, parang nagsha-shine lang siya na may kulay. Ayan. Ayan, ganyan lang tayo. Hindi naman bonggang-bongga. 3 hours later. Can you see? Ganito na yung itsura dito. Medyo lagas na yung mga puno. Ayan. Ilang araw lang to, ha? I think 3 days simula nung natanggal namin dito banda. 3 days from that time. Ngayon wala nang mga dahon. Ngayon si Pangit. Hey! And ayun yung kotse. And tignan nyo, lahat is iba na yung kulay. Kulay yellow na siya. And dito naman sa kabilang side is kulay orange. And naubos na yung mga dahon. Malapit na siya maubos. And malapit na rin siya talaga totally lumamig. As you can see, ganito na yung itsura niya. Diba, dito, before, marami pa tong mga dahon. Ngayon, wala na. Oh, andito na sa sahig yung dahon niya. And ganyan, kulay orange. Medyo chilly na rin yung panahon and okay lang naman yan. Mawawala naman yan pag gano'n na. Next year, medyo tuyo na siya. Ganyan o. Nilinis namin siya. Ay, naglilinis na siya dun sa gilid. And as you can see there, nag-ano yung farmer dun. Nililinis na niya. Diba, sabi ko nga sa inyo, pasilip-silip dun yung kapitbahay namin. So, ayan, ngayon, nililinis na nila yung ay, nagtatanim na sila doon. Alam niyo dati, hindi naman nila tinataniman yan. Ngayon, nagtatanim na sila roon. Napansin siguro na naglilinis na nga kami dito. So, yung kabilang
pagka yung kabilang lupa, nagtatanim na sila. Siguro, chinek nila yung lupa. Kung lumagpas ba kami maglinis or kung meron ba silang natanggal doon, alam nyo yun. Talagang, siguro nag-check sila. Kaya tignan nyo, nagtatanim na sila roon sa kabilang side. Kasi yung kabilang side hindi na sa amin yun eh. Yung may-ari nun, yung may bahay dun sa kabilang gilid. Kaya yun, nakikichismis na ako, no? Sabi ko nga kay Matias eh, baka pag dito na kami, yung nakatira na may bahay na kami dito, sabi ko sa kanya, baka takot-takutin ako nung yung may-ari ng lupa dun sa kabila. Baka sugud-sugurin ako or takot-takutin ako. Kasi nga, di ba yung linya dyan? Kaya sabi ko sa kanya, gawan niya ng fence. Balak kasi namin, anuhan siya ng hedge. Taniman namin yung hedge. Sabi ko sa kanya, huwag niya akong susugurin ha. Hindi, I mean yung kapitbahay namin, yung dun no, yung may-ari dun sa kabila. Sabi ko sa kanya, pag sinugod-sugod niya lang ako, lalabasan ko siya ng itak, charok. Kasi baka, kunyari, pag wala siya dito sa bahay, diba? Tapos ako lang mag-isa, tapos biglang sumugod-sugod dito, sabihin na, oh, lumagpas kayo sa lupa nyo, ganun-ganun, bla bla bla. Sabi ko talaga, ay nako, kung ganun, kung takutin niya ako na lumagpas-lagpas sa lupa, chorba, chickenes, ay nako ah, hindi ako natatakot sa kanya. Hindi pwede yun sa akin. Lalaban tayo, charot. Yun, oh, so ngayon, yun lang naman yung update for now. And yeah, magko-continue lang tayo maglinis. And as you can see, this is the new update na medyo fall na, marami ng dahon sa sahig, and mag-start ng, actually, malamig na talaga. Itong puno na to, pear. Tapos, puputulin namin to kasi gusto nga namin na medyo lumawak dito banda. So, puputulin namin tong puno na to. And i-measure na namin siya dun until here. At saka ang dami pang basura kasi dito oh, dito yung sa likod ng bahay, 'di ba? Hindi rin kami nagsisisi. Hindi rin kami magsisisi, I think, na dito kami na ito yung pinili namin. Yeah. Makikita niyo na siya. Medyo malaki na yung nalinis namin, 'di ba? Marami na rin kami nalinis. Ayun nga pala. Bumili ako ng bagong gloves. Kasi yung gloves ko medyo sira-sira na. Compare naman sa lumang gloves ko. Pakita ko sa inyo yung lumang gloves ko. Asan na ba yung lumang gloves ko? Tingnan nyo naman yung luma ko na gloves. Ang dami na netong natanggal, as in. Wala na nga siyang yung rubber sa palad. Naubos na. Kaya yun, sabi ko gusto ko ng bagong gloves. Kaya ito, may bago akong gloves. Gagamitin ko siya today. Tapos, ito pala yung, ito yung mga gamit namin. Ito yung pang trimmer. Ito naman yung pang, anong tawag dito? Ito yung pang sukat ng lupa, meters. Ayan siya, hanggang 30 meter lang siya. Ito. Gagamitin namin siya, susukatin namin siya. Tapos, pala, papakita ko sa inyo. Binigyan ako ng manugang ko. Yung in-laws ko neto. Narcissus na bulaklak. Sabi niya itanim ko daw kung saan ko gusto itanim. Binigay niya sa akin yan. Pero ito is pinahiram niya. Pinahiram sa akin nung in-law ko kung gusto ko daw magtanim dito. Magtanim-tanim, lagyan ng flower. Ang cute nito, ganyan siya. Parang bumubuka siya. Ilulubog niya siya sa lupa like this. Ganyan. Tapos ilalagay niyo lang sa butas dito. Ilalagay nyo lang sa butas dyan yung tanim. Tapos, pwede nyo na siyang tabunan. Ang cute, no? High-tech yung pantanim. Alam ko, may ganito rin naman sa atin. Pero hindi kasi common. Alam nyo naman sa atin kapag nagtatanim, kamay lang. Yan, yan yung binigay sa akin. And, yeah, ito naman is mga gamit lang namin dito. Na mabilis namin siya bitbitin. Ayan, magtatabas kasi siya ng damo. Yeah, yun lang. So, maglinis na kami. Continue cleaning.